Gaano nga ba kasakit ang kamatayan? Ano ang maramdaman ng tao sa oras ng kanyang kamatayan? Katulad lang ba ito sa taong natutulog? Kaya ba nating labanan ang kamatayan? Ito ang bigyan natin ng pansin ngayon, no, mga apo, kung gaano nga ba talaga kasakit ang kamatayan. Kahit na ang pinakamatiwasay at matapat na mananampalataya ng Diyos ay maaaring makaramdam pa rin ng takot sa kamatayan. Ito ay normal lamang dahil ang takot ay bahagi na sa sistema ng ating utak. Ang kamatayan ay hindi orihinal na bahagi ng plano ng Diyos para sa kanyang nilikha. Tayo ay ginawa upang maging buo at banal na maninirahan sa paraiso na kasama ng Diyos. Ngunit dahil tayo ay nagkasala, kaya ang kamatayan ay isang nararapat na parusa o hatol dahil sa pagpasok ng kasalanan sa ating katauhan. Matatawag nating isang biyaya na tayo ay mamatay. Kung hindi tayo mamatay, mamuhay tayo sa isang makasalanang mundo sa buong kawalang hanggan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na patayin mo na lang ang iyong sarili. Dahil tanging ang Panginoon lamang ang may karapatang bawiin ang ating buhay. Siya lang ang nakakaalam sa oras ng ating kamatayan. Merong dalawang uri ng kamatayan, ang kamatayang mapayapa at ang kamatayang wala sa oras o hindi inaasahan. Kapag ang isang tao ay nagkaroon ng matinding sakit at dumating sa punto na susuko na siya, pagod na ang kanyang katawan sa paglaban, ang taong iyon ay magkaroon ng kapanatagan at pagtanggap sa kamatayan. O di kaya naman ay ang taong dumating na susukdulan ang kanyang gulang sa buhay, ibig sabihin yung mga matatanda na, kagaya ko, no, mga apo, bawat sandali at bawat minuto ng aming buhay ay mahalaga. Inilaan na nila sa pagdarasal, panalangin at pasasalamat ang natitira nilang buhay. Instead, nalabanan pa nila ang kamatayan. Nakahanda na silang mawala sa mundo. Habang nakapikit ang kanilang mga mata, dito nila maramdaman ang sakit na walang katulad habang hinahabol nila ang kanilang mga hininga. Isa-isang mawawala ang kanilang pandama at pag-iisip at hanggang sa kahuli-hulihang pagpintig ng kanilang puso tungo sa kamatayan. Yun ang tinatawag na mapayapang kamatayan. At ang isang uri ng kamatayan naman, ang kamatayang wala sa oras, kamatayang hindi mo napaghandaan. Ito yung kamatayan na madalian lang, ngunit sobrang sakit ang pakiramdam. Ang kamatayang ito ay kadalasang mangyari sa isang aksidente o isang krimen. Isang halimbawa nito na kung ang isang tao ay masayang naglalakad papunta sa isang okasyon at sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla siyang binaril o kaya naman nasagasaan, maramdaman ng taong iyon ang sakit na nagmula sa lahat ng parte ng kanyang katawan. At dahil malakas pa ang kanyang pag-iisip at puso, lalabanan ito ang sobrang sakit na siya namang dahilan para mapigilan niya ang kanyang paghinga. Mawawalan ng supply ng hangin ang baga at mawawalan din ng supply ng dugo ang puso hanggang sa magkakaroon ng shock reaction. Hindi na maramdaman ng taong ito ang kanyang sarili. Gustuhin man niyang huminga pero di niya magawa
dahil inaatake na ang kanyang utak at puso sa sobrang sakit. At ilang sandali lang ay bigla na lang maputol ang kanyang paghinga. Ito ang kamatayan na hindi inaasahan at wala sa oras. Madaling kamatayan, ngunit masakit. Pero kahit gaano kasakit ang kamatayan, huwag natin itong katakutan. Bagkos ay harapin natin, tanggapin at yakapin ang kamatayan. Dahil ito lang ang paraan para makasama natin ang Panginoon. Sinasabi sa atin ng ikalawang mga taga-Korinto, chapter 5, verse 8, at ganito ang ating mababasa. Malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Ibig sabihin ito na kapag umalis tayo sa ating katawan, tayo ay patungo na sa tahanan kasama ng ating Panginoon. Napakagandang pahayag na ating maaasahan mula sa ating Panginoon. Mababasa rin natin sa unang mga taga-Korinto, chapter 6, verse 14, ang ganito, muling binuhay ng Diyos si Hesukristo at tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kapag dumating si Kristo, bubuhayin muli ang mga mananampalataya at tayo ay bibigyan ng bago at niluwalhating katawan. Ang kamatayan ay talagang nakakatakot. Lahat ng tao ay makaramdam ng takot sa kamatayan. Si Pedro man, ang isa sa mga alagad ni Jesus, ay nakaramdam din ng takot. Gaya ng sinabi ni Jesus kay Pedro na naglalarawan kung paano siya mamatay, na mababasa natin sa Juan chapter 21 verse 18, at ganito ang ating mababasa. Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Nang makuha ni Pedro ang babalang ito, ay tinanggihan pa rin niya si Jesus dahil sa takot. Ngunit pagkatapos na bumalik si Jesus sa langit, kinuha ni Pedro ang kaloob ng banal na espiritu at siya ay naging isang bagong tao. Ang banal na espiritu lamang ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang anumang hamon na maaaring dumating sa kanyang buhay. At dahil doon, malugod na tinanggap ni Pedro ang kanyang kamatayan. Ipinako siya sa krus na nakatiwarik. Kaya huwag nating katakutan ang kamatayan. Si Kristo Jesus man ay dumaan din sa kamatayan. Kamatayang walang katulad. Naranasan niya ang pinakamatinding kamatayan kahit siya'y walang bahid na pagkakasala. Kaya huwag nating isipin ang kamatayan dahil nandyan si Kristo Jesus na ating Panginoon. Sasamahan niya tayo hanggang sa oras ng ating kamatayan. Gaya ng sinasabi sa atin ng Revelation chapter 21 verse 4, at ganito ang ating mababasa, at papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Kaya maging ang kamatayan man ay hindi natin dapat katakutan dahil ang kamatayan ang magdadala sa atin doon sa piling ng ating mahal na Diyos na si Kristo Jesus. Okay no mga apo, maraming salamat sa inyong pakikinig. Isa na namang mahalagang bagay ang ating natalakay ngayon.
sana'y nagkaroon kayo ng katatagan at pag-asa para harapin ang kamatayan. Hanggang sa muli, no, mga apo, ako pa rin ang inyong Lolo Kakoy. Maraming salamat. Bye-bye!